Okay, to explain the happenings sa Great Tribulation, yan pong nasa larawan, ganyan po. Bibihira po tayo nakakaranas ng ganyan ngayon, di ba? Pero sa Great Tribulation po, very common po yan. Kaya huwag niyo sasabihin na taatakan na ngayon, na ngayon na yung Great Tribulation. I saw someone preaching, sabi niya, Great Tribulation na raw ngayon. Tapos sabi pa niya, eh ano kung Great Tribulation na, kasama naman natin si Lord, ganun ganun. Hindi nila alam ang binabanggit nila, ang kanilang sinasabi. Okay, at sabi ko, talagang marami pa rin nalilito. Ako rin, kung tayo, kung hindi po tayo nag-aral, ganyan din po tayo, tiyak. When, nung ako'y bagong born again, ako aminin ko rin po, nung kabo-born again ko lang, binabasa ko ang Bible as a whole book. I try to read it as a book, no? Na from start to finish, ganon. Actually, I did it twice. Nabasa ko ang Biblia ng buo. Pero ganon pa man, even though I read the whole Bible using the NLT Salin, no? Translation, hindi ko pa rin alam yung rightly dividing during that time. Pero sabi ko nga, ang Biblia po, hindi yung kumuna basa mo ng cover to cover. Because I talked to someone na nabasa ko yan ng cover to cover. Kaya parang ano, parang alam na raw niya. No, sabi ko, continuous po ang revelation dyan. Okay, tignan ninyo. Kailangan pang mag-aral. Kailangan basahin mo siya araw-araw. Depende, ang Bible, let me explain this. Ang Bible, pag aaralin mo siya, ano, maganda, talagang gagamit ka ng hermeneutics, mga ganyan, mga rightly dividing the scripture, na kung paano ito gagawin, no? Pero kung babasahin mo naman ang Bible sa Christian, yung sa Christian, ano mo, yung parang devotion mo sa araw-araw, yun, minsan po nagkakalituhan diyan eh. Sapagkat sometimes, alam nyo, uso po, nagkaroon kami ng GC na yung mga devotion namin, talagang pipicturean pa namin yung Bible namin. Tapos, patakaran kasi doon yun eh, dati. Dati yun ha. Pipicturean yung Bible namin along with the notebook na nakasulat doon yung mismong devotion. At yun, madalas ko nakikita, may nagdi-devotion ng Deuteronomy. May nagdi-devotion ng... Yung Psalms, okay po yung Psalms, ha? At saka Isaiah, kasi yung Isaiah prophecy book po yan para kay Jesus. At yung Psalm, mga isinulat yun ni Haring David tungkol kay Jesus. Yung iba doon, futuristic pa lang po. Okay po yun. Pero yung mga Deuteronomy, Exodus, medyo tagilid po tayo dyan. Dahil yan po ay talagang isang historical book na nangyari na po, no? Na hindi tayo pwedeng makisaw-saw. Dahil yun po, pangyayaring yun, pangyayari lamang po sa Israel nung sila'y binihag ng mga taga-Egypt. Okay, so mabalik po tayo sa topic natin. So, naglalagay kami ng devotion namin, ganun-ganun. At makikita po natin dito na hindi pa talaga alam yung rightly dividing the scripture. Karamihan. Okay, so yun po, ibig ko pong sabihin. At may kalituhan pa rin po. Pero pagdating po kasi ng tinatawag na Great Tribulation, ito po ay futuristic. Kaya huwag mo sasabihin na ngayon na po yun, Great Tribulation, como ganito. Minsan nga po eh, parang yung mga nangyayari ngayon, yung sabi nila, yung magkakaroon ng mga blood mo, ayan na raw yun. Hindi po yan yun. Wala pong Great Tribulation ngayon, hindi pa ngayon yun. Kung may Great Tribulation na ngayon, nasan yung Antichrist, nasan ang false prophet? Sino nagpapatupad ng one world religion, ng one world government? Wala. Wala. 'Di ba? So mali eh. Mali po yung mga ganyan na nag-assume agad tayo. So ang Great Tribulation po, puro lindol, puro nuclear war pagdating ng panahon na 'yon. Ang grabe, dinidribol ang buong mundo pag lumilindol. Ganun kalakas. Kaya sasabihin ko po sa inyo, hindi pa po ngayon. Rest assured kayo, anytime now, we're waiting for the rapture to happen. Okay? Pag nangyari niya yung rapture, dahil wala na tayong mga believers dito, mangyayari na po yan. Yan nga pong Great Tribulation na yan. Tribulation muna, tapos Great Tribulation yung second 3.5 years. Mas matindi po yun. Puot ng Diyos na yun. Talagang ibinuhos na
dito sa mundo. At yun na po yung hudyat ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa dulo nito para po kusain si Antikristo at yung false prophet. At dalhin na sila sa gihina. Yun po ang mangyayari niyan. So, yan. So, para hindi tayo malito. Bye-bye.